Doc Bonnie, ano ba itong sinasabi natin na pag-uusapan natin? Live longer, stay stronger. Yung secrets daw to longevity and longevity. Ano ba yan, Doc? Paano ba yan? Siyempre, huwag naman yung parang immortal na. Longevity. Yung mga immortal na yan. Correct. Ano bang secret? Tama, Angel. Wala namang forever na ano, lahat naman tayo magkakaedad. But of course, lalo na siyempre yung mga bata pa ngayon or yung mga nasa early 30s, 40s para makapaghanda tayo. Pero number one, siyempre, bago yung benefits, ano ba pwedeng gawin bago yung pagtanda or yung habang tayo nagkakaedad, pwede namang manatili tayong walang malakas, walang sakit. Pero dapat malaman natin, ano ba yung mga sign of aging? Diba? So nakikita natin, yeah. Para makapag-check natin, ay ako na andito na. Kasi lalo yung mga tinatawag ko mga yold, ako nilalagay ko yung sarili ko. Yung yold ngayon, yun yung bagong term. Mga young ano old. Ano naman young to? Yold. Young old. And yung mga young, dumb, baby boomers. Ito yung mga baby boomers na, although feeling ano na sila about to retire, pinaghahanda yung retirement, pero they can still, ano na pa naman, work, pwede makapaghanap ng mga pwedeng gawin, or pwede pa rin magkakontribute sa society. Pero yung sign of aging, bang? Dapat ma... Yes, so kaya pa ni kuya, ni ate. So yung mga usual signs of aging, mararamdaman natin. Even myself, napuna ko na yan nang nagbago yung edad. Yung heart natin, di ba, nagdodoble ng trabaho, yung sign of aging. As we get older, yung blood vessel natin, yung arteries, medyo stiffer na. Parang meron na, oops, hirap nang mag-pump ng dugo. Parang, ay, may hingal na tayo. Hindi na kaya natin yung mga dati natin ginagawa. Yun, yung isa yun. Kaya pakinggan natin yung ating puso. Listen to our heart. Second is yung nabivisualize malimit, di ba? Yung mga sign of aging, yung mga skin. O, nakikita natin sa mukha yung mga fine lines. Ayan, mga age spot. May mga skin tag na sa mga babae mostly. May mga tiny growth sa skin. Tapos nakikita natin less na yung pagsusweat natin. And then nawawalan yung fatty tissues tapos below the skin. So medyo pumapay-pay-pay-pay na yung balikat natin. So ito yung mga sign ng skin deterioration. And then of course ito yung malimit, yung memory loss. Yung mga thinking skills mga nagkakaedad, yes, forget familiar things. Minsan kausap mo lang ngayon, mamaya hindi na maalala ko ano yung pinag-usapan. Ano, or yung mga yung mga eyeglasses, minsan nasa, di ba, nasa ulo. Hanapin yung eyeglasses ko, nagwawala na sa bahay. Yung pala nasa ibabaw ng ulo. Mga ganon. So mga may memory loss na, mga thinking skills. So hindi na kagaya ng dati. And then of course, ang isa pa lalo na mga kababaihan as we age, yung mga buto natin becomes more brittle, lalo ng 40s and 50s. Tapos nagiging weekend na. So nagiging prone na sa mga sakit ng osteoarthritis, tsaka yung risk ng, syempre, fracture, madulas, mabunggo. So nagkakaroon ng ganun problema. Then, of course, mas madalas, weak yung immune system ng getting older o panag tayo nagkakaedad na. So mas madaling magka-infection, madaling mahawa, and maraming sakit na halo-halo. So yun yung mga sign of aging. So nagiging weak na. Pero kailangan pa naman, ang importante lang naman, alam natin yon, we recognize, at pwede rin naman natin mapaghandaan. Hindi naman hayaan nating kailangan magsama-sama na yon. So kailangan kahit tayo nagkakaedad, pwede naman tayong, sabi ko nga, hindi naman immortal, sabi nga ni Angel kanina. Pero at least napakasarap na halimbawa tayo ay nagkakaedad na wala tayong dinaramdam. Wala tayong sakit kasi financially ang hirap. Good luck. Yung mag-aaragala. Oo. Kaya I always pray. Ang isang prayer ko din malimit, even for myself and my family, na if we could have a happy death, yung parang matutulog ka lang and then walang sakit na. Minsan ang bigat-bigat lalo na sa... Yes, oo. So kung pwedeng ganon. So isa yun sa mga napakagandang hilingin natin. And binibigay naman yon. So pero meron tayo pwede mga paghahanda na pwede nating gawin. Kung tayo naman ay... Oh, ito. Gusto ko lang. Ito yan. Ako din. Yes. It's as simple as...
Oh, as simple as XYZ. Oo. Yung alphabet, oh, parang nasa as dulo na ng alphabet three. Lagi, no? XYZ. So tatlong simpleng ano lang yan, code para to prevent yung sign of aging. Para naman tayo kahit nagkakaedad, malakas pa rin tayo, kayang-kaya pa natin yung gawin, wala tayong dinaramdam. Number one, yung X, kailangan natin magkaroon ng examine. Ayan, X, o, oh, diba? Kailangan, pag tayo nagkakaedad na, or hindi naman, kahit early pa lang, magkaroon tayo ng kaibigan doktor, maghanap na kayo ng mga family doctors nyo, friends, na pwede mag-monitor or mag-track ng ating health. Okay? O ngayon pa lang, kung meron naman, you take advantage ng maraming mga e-consultation ngayon, virtual consultation ng mga medical practitioner. Pwede din naman kung gusto niyong pumasyal, mga non-peak hours, yung mga off-peak hours, pwede kayong pumunta. Even sa mga bata, yung regular check, kahit yung mga pedya or yung mga regular lang, hindi kailangan po kasi ang mga Pinoy, hindi part ng buhay natin yung examination. Parang pagpupunta lang sa mga doktor, pag yung may nararamdaman na, palinghado na, malala na, pero napaka-importante po yung regular check. Ako, I always advise yung mga pasyente ko o pamilya, pag kayo nag-birthday, ang ibigay niyong birthday sa sarili niyo ay isang executive check-up. Diba? Yeah. Kung sa mga, ako for myself, ano na yan, parang part na ng buhay ko na I go to, kahit yung simpleng wellness center or pinaka-top of the line na wellness center, talagang pinag-iipunan ko yan para magkaroon ako executive check-up, magkaroon ng thorough evaluation, yung nagawin yung pa-birthday sa sarili nyo. Total, nice. Ito naman sabi, hindi mag-celebrate. Pero you can celebrate yourself. Sabi, I love myself, diba? Kailangan bigyan natin yung correct, sarili natin. Correct.